Hello mga ka-SFT, today is Thursday, July 23. Sinuspinde ng IATF ang travel palabas ng Pilipinas. Isang kumpanya lang kasi ang pumayag sa kanilang requirement na magbigay ng travel and health insurance na sakop ang rebooking fees at ang accommodation sakaling ma-stranded, pati na ang hospitalization kung magkakasakit ang biyahero. Pero ang mga maglalakbay na nakakuha ng booking confirmation hanggang July 20 at may kumpletong requirements na itinakda ng IATF at ng pupuntahan nilang bansa, papayagan munang makabiyahe. Samantala, pinag-aaralan din ng IATF ang paggamit ng antigen testing para sa COVID-19. Kung epektibo, mapapalawak daw nito ang testing capacity ng Pilipinas. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, para raw itong pregnancy kit na abot lamang ng 30 minutes ang turnaround time. Dinedetect nito ang mga protina o yung tinatawag na glycan na matatagpuan sa SARS-CoV-2 virus na responsable sa COVID-19. Sabi pa ni Nograles, mas accurate daw ang antigen kumpara sa antibody testing na ginagamit sa maraming rapid test kits ngayon. Pero hati pa ang pananaw ng mga eksperto dito. Ang malinaw, gold standard o pinaka-accurate pa rin ang PCR test. Yun nga lang, mas matagal lumabas ang resulta nito. Sa ngayon, nasa 21,000 na raw ang daily average COVID-19 tests sa Pilipinas at hindi naman bababa sa 1.19 million Filipinos ang na-test na gamit ang RT-PCR test kits. Narito naman ang latest COVID-19 numbers sa ating bansa. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.